Ma'am. So, mapagpalang habon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga naggagandahan at nagwagwapuhang ka-FB Live. Ngayon ay ika-17 ng Disyembre sa kasalukuyang taon. Ako ang inyong host, Patrol Woman Dwi Rose Moheno Martola ng Police Regional Office 1. Ang Pro 1 FB Live, Keeping You Informed, ay mapapanood tuwing Huwebes sa oras na alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ang Police Regional Office 1 ay pinangungunahan ng aming butihing Regional Director, Police Brigadier General Rodolfo Santos Azurin Jr. Paalala lamang po sa ating mga ka-FB Live, kung kayo ay may mga katanungan, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa ating official Facebook page na Police Regional Office 1 at Police Tiamyanan official page. Kasama po natin ngayon si Pastor Teodoro Di Dios, isa po sa ating value life coaches ng Police Regional Office 1. Sasamahan niya tayo para sa ating pahayag ng Panginoon. Pastor? Salamat po, Ma'am. Una po sa lahat, ay nais ko muna magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob sa akin na magbahagi ng kanyang salita. Nais ko magpasalamat sa pamunuan ng Police Regional Office 1 sa pamunuan ng ating butihing Regional Director na si Police Brigadier General Rodolfo Azurin Jr. sa pagbibigay ng daan upang magkaroon ng ganitong uri ng programa na ang layunin ay abutin ang ating mga kapulisan sa lahat ng dako ng Region 1. Upang ang bawat isa ay maabot at makapakinig ng salita ng Diyos, na siyang tanging may kakayanan na baguhin ang puso, ang buhay, at ang pagkataon ng bawat isa na sumusunod dito. Meron nga pong nagsasabi ng ganito. Sabi nila, while some books inform and others reform, only the Bible transforms. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako si Brother Teodoro Di Dios at ang ating pong tatalakayin sa hapon ito ay patungkol sa Police Ethical Standards. Ang layunin po ng programang ito ay ipaalala ang kahalagahan ng ethical standards sa ating kapulisan at kung ano po ba ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos patungkol dito. Ito pong ating tatalakayin ay meron pong 7 nilalaman. Una, morality. Pangalawa, judicious use of authority. And then pangatlo, integrity. Pangapat, justice. And then humility. Then orderliness. At yung pang-7 is perseverance. Bago po tayo magpatuloy, ay muna natin ang paggabay ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Nakilala namin Diyos na mapagpala kami po'y nagpupulit na papasalamat Panginoon sa pagkakataon na kami po ay magkaroon ng ganitong programa na magbahagi ng salita ng Diyos upang abutin Panginoon yung ating mga likod mo dakilan Diyos na mga kapulisan. Nalangin po namin dakilan Diyos na ang iyong mga salita, Panginoon, ay tumimo sa kanilang mga puso at ito po, Panginoon, ay magbunga sa kanilang mga buhay. Nalangin po namin na kila Diyos ay ipupalat sa programang ito at ikaw po ang maitas at mapupulihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong unang tatalakayin is about morality. Sabi po nito, PNP members shall adhere to high standards of morality and decency and shall set good examples for others to follow. Ang tanong ko po, do you think morality is still important in this present age? Siyempre, of course, yes. Napaka-importante pa rin po ng morality. So, what can we do to uphold and maintain high standards of morality and decency?
Meron po akong ilang bagay na gusto ibahagi sa bawat isa sa atin kung paano po natin ma-maintain, kung paano po natin maitataas, mapapanatili yung morality and decency sa ating mga buhay. Una is have a right relationship with God. Napaka-importante po sa isang tao na magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Kahit ano pong pagsusumikap ang gawin natin na magbago sa buhay, sa pagbaguhin yung buhay natin, baguhin yung pag-uugali natin, kung wala po ang Panginoon, kung wala po tayong tamang relasyon sa Diyos, ay hindi po tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago sa ating puso at sa ating buhay. So, sabi po ng Romans chapter 12, verses 1 and 2, ganito po sinasabi. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, nais po ng Panginoon na ibigay natin yung ating buong-buong sarili sa Diyos upang sa ganon ay magkaroon tayo ng transformation. Okay? Kung pwede nating baguhin yung panglabas na anyo natin, magpa-nose lift, magpa-face lift, magpa-unat ng buhok, magpapayat. Kung pwede yun sa physical na anyo, kung pwede po tayo magkaroon ng pagbabago. Pero yung puso po natin, hindi po natin kayang baguhin. Tanging makapagbabago lamang po nito ay ang Panginoong Diyos. So, kinakailangan natin ibigay yung sarili natin sa Panginoon at isuko natin ito bilang isang haing buhay, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. And sabi rito, which is your reasonable service. So, have a right relationship with God. Pangalawa, study, listen, and obey the Word of God. Aralan, makinig, at sundin, gawin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Philippians chapter 4, verse 9, sabi po rito, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. And sabi ni Paul, sabi niya, yung mga bagay na iyong natutunan sa akin, yung mga bagay na yung tinanggap mula sa akin, yung mga narinig mo patungkol sa akin, ay gawin mo. At ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan ng Diyos. So, gusto mo ba ng maayos, mapayapa, at masayang pamumuhay? Magkaroon ka ng maayos na relasyon o relationship sa Panginoon Diyos. Pangatlo, guard your reputation. Guard your reputation. Proverbs chapter 22, verse 1. Ganito po sinasabi. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Sabi ng Panginoon, sabi ni King Solomon, sabi niya, mas mainam daw kung piliin natin yung mabuting pangalan, yung maayos na reputasyon, yung maayos na yung pangalan na merong karangalan kaysa sa napakalaking kayamanan. At sabi niya dito, and loving favor rather than silver and gold. Okay? So, as PNP personnel, you must be conscious of having the moral ascendancy to enforce the law. The public is more likely to respect you when you see and believe that you are morally upright. So, guard your reputation. And then, set a good example for others to follow. Set a good example for others to follow. Philippians chapter 2, verse 15. Sabi niya dito, that ye may be blameless. Yung pong ibig sabihin ng blameless, walang maipupukol sa iyo, walang maisisisi sa iyo, walang may anumang bagay na
masisira para makakasira sa iyo. Dahil sabi niya, that he may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke. So, without rebuke, well, ibig sabihin nito, hindi ka po pwedeng sabihin, oh, ikaw ay ganito, ikaw ay masamang tao, ikaw ay magnanakaw, ikaw ay kotong, gano'n. Because, sabi niya, you set a good example for others to follow, and sabi ni Paul, ikaw, that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, sa gitna ng baluktot at masamang mundong ito, among whom we shine as lights in the world. Okay, so, dapat bilang mga pulis, mga tagapagpatupad ng batas, you should set a good example for others to follow. And next is, be faithful to God. Be faithful to God. Be faithful to your family, to your spouse, and to your job. Napaka-importante po na maging tapat po tayo sa Diyos, kauna-unahan. Hindi po natin mapapagtagumpayan ang kasalanan about immorality. Hindi po natin mapapanatili immorality sa buhay natin kung hindi po tayo magiging faithful sa Diyos. Be faithful to God, be faithful to your family, to your spouse, and to your job. And then, yung po pangalawang bahagi o pangalawang ethical standard, sabi dito, is judicious use of authority. Judicious use of authority. PNP members shall exercise proper and legitimate use of authority in the performance of duty. Ang sabi po ni Zechariah chapter 7 verses 8 to 10. Sabi niya, and the word of the Lord came unto Zechariah saying, thus speaketh the Lord of hosts, saying, execute true judgment, and shew mercy and compassion every man to his neighbor, to his brother. And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor. And let none of you imagine evil against his brother in your heart. Kung minsan po, pagdating sa pagpapatupad ng batas, ay may mga pagkakataon na nabibigyan ng pabor yung mga mayayaman, o kaya naman ay yung mga kilalang tao, at nagiging kawawa yung mga mahihirap at yung mga walang kakayanan ng pagtanggol ng kanilang mga sarili. Ang nais po ng Panginoon ay maging patas tayo sa lahat ng tao, lalo na sa pagpapatupad ng batas. So verse 10, sabi niya, and oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor, and let none of you imagine evil against his brother in your heart. Ayaw po ng Diyos na tayo ay maging mapag-abuso sa ating kapwa. Ayaw po ng Diyos na meron tayong pinapaligan sa pagpapatupad ng batas. Ayaw po ng Diyos na maging unfair tayo. Nawa ay sikapin ng bawat isa na gamitin ng tama ang kapangyarihan iniatang sa inyong mga kamay, hindi lamang in the performance of your duty, kundi maging sa lahat ng pagkakataon. Number three is integrity. Integrity. PNP members shall not allow themselves to be victims of corruption and dishonest practices in accordance with the provisions of RA 6713 and other applicable laws. Sa Psalm chapter 7 verse 8, ang sabi po dito, mula sa salita ng Diyos, the Lord shall judge the people, judge me, O Lord, according to my righteousness and according to my integrity that is in me. Ano po ba ang definition ng integrity? The definition of integrity is the quality of being honest and having strong moral principles or moral uprightness. Integrity is one of the most important assets we have, and we must work hard to protect and preserve it. Ito po yung pinaka-importanteng asset ng bawat isa sa atin.
So kinakailangan po natin pagkaingatan ito, pagsumikapan na ingatan ito at mag-preserve ito sa buhay natin. Alam niyo po, it takes years to build it. Ito po ay mahirap buuin yung integrity sa ating pagkatao. Bibilang ka ng taon. Yet, only seconds to destroy it. Sa isang iglap, kung pwede pong masira yung iyong integridad. Dito po sa psalm na ito, David is asking God to judge him according to his righteousness and his integrity. Sabi niya, si King David, umaharap siya sa Diyos, at sabi niya sa Panginoon, the Lord shall judge the people, judge me, O Lord, sabi niya, judge me, O Lord, according to my righteousness and according to my integrity that is in me. Kung ikaw po ang maharap sa Diyos, and you ask God to judge you according to your righteousness and your integrity, would God be proud of you? Matutuwa kaya ang Diyos sa iyo? Would you be proud of yourself? Or would you be ashamed? Ano kaya ang magiging lagay ng buhay natin sa harapan ng Diyos? Tatanungin natin, matutuwa kayo nito sa atin sa ginagawa natin? Matutuwa kayo, magiging proud kaya tayo sa ating sarili o mahihiya tayo sa ating sarili? Sa palagay mo po ba ay marami ka pang magagawa to build your integrity? Why is integrity important? Ano po? Why is integrity important? It defines to others who you are. Because it defines to others who you are. It determines how you will react in certain situations. Kung ikaw ay nahaharap sa isang sitwasyon na mamimili ka kung gagawin mo yung tama o pipiliin mong gawin yung mali, your integrity or lack of integrity will determine what you will do. Pares nga po na madalas nating naririnig na katwira ng marami, sabi nila, kaya ko lang naman nagawang magnakaw dahil may sakit ang ako. Kaya ko nagawang magbenta ng illegal drugs dahil kasi pantusto sa pag-aaral ng mga anak ko. Kaya ko lang tinanggap yung suhol kasi pambayad sa ospital. Minsan po ay nalalagay tayo sa isang sitwasyon na kailangan nating mamili kung gagawin ba natin yung tama o pipiliin mong gawin yung mali, and you lose your integrity. So napaka-importante na piliin natin yung tama para natilihin natin ang ating integridad. If you lack integrity, it can damage your testimony. Masisira ang iyong testimony sa harapan ng tao. If someone knows that you have no integrity, they will certainly not listen to you. Hindi ako maniniwala sa kanya. Sa oras na lang, diba? Yung pag-set ng time. Sa halimbawa, meron tayong sinet na magkita tayo mamaya 5 o'clock. And then, ikaw ito, lagi kang late sa usapan o lagi kang hindi dumadalo sa pumupunta sa usapan o hindi mo tinutupad yung pangako, hindi mo tinutupad yung usapan. So, ang nangyayari ngayon, nasisira yung integridad. Ibig sabihin nila, sasabihin nila, itong taong ito sinungaling, walang sinabing tama. Sabihin nila, sa 10 sinabi niya, laging isa ang mali. So, you lose your integrity. And also, it pleases God when we maintain our integrity. Napaka-importante po ang integrity because it pleases God when we maintain our integrity. Second up, sa 1 Chronicles chapter 29, verse 17, sabi po, I know also, my God, that thou triest the heart and has pleasure in uprightness. So yung uprightness po, tumutukoy sa ating integridad. What will integrity do for you? Ano, ito po isang pagtanong. Ano po ba ang mangyayari pag meron tayong integridad? Or mapanatili natin yung ating integrity?
Number one, it will bless you. Pagpapalain ka ng Diyos. Proverbs chapter 20 verse 7 says, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. So, yung matuwid na tao na lumalakad sa kanyang integridad, sabi niya, yung kanyang mga anak ay pagpapalain kasunod niya. So, hindi lamang ikaw yung pagpapalain, maging yung mga anak mo ay pagpapalain din ng Panginoon Diyos. So, it will bless you. And also, it will judge you. It will judge you. Hatong lang ka ng iyong integrity. Job chapter 31 verse 6 says, let me be weighed in an even balance that God may know my integrity. God will judge us according to our righteousness and integrity. Yung sabi nga doon sa Psalm 78 na binasa namin kanina, ay sabi niya, judge me, O Lord, according to my integrity. So, it will judge you. And also, integrity will protect you. It will protect you. Psalms 25 verse 21. Let integrity and uprightness preserve me. Integrity will protect us as we venture through life. Iingatan po tayo ng ating integridad. And also, it will guide you. Gagabayan po tayo nito. Proverbs chapter 11 verse 3 says, the integrity of the upright shall guide them. So, yung integridad po ng matuwid na tao ay magkagabay sa kanya. Ngayon, paano po natin mapapanatili, paano natin magagawa o paano tayo magkakaroon ng integridad? How do you get it? Una, you pursue it with all your heart. Pursue it with all your heart. Spend your life seeking integrity. Design it as you make every decision. Ibase mo ang iyong buhay sa iyong integridad. Ibase mo ang iyong lakad sa integridad. Base your work on integrity. Be able to say like David in Psalms 26 verse 1, sabi niya, judge me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. When we walk in integrity, we will not slide backward. We will not lose our direction dahil ginagabayan tayo ng Panginoon pag tayo ay lumalakad sa ating integrity. So, pursue it with all your heart. And then, next is, you protect it with all your heart. Protect it. Ingatan po natin ito. Why? Because you can easily lose your integrity. Napakadali pong mawala ang ating integrity. Sabi ko po kanina, ang hirap po nitong mabuild, ang hirap i-build yung integrity, but in just a second, o pwede po itong mawala sa akin. And then also, you pray for it. You pray for it. Seek God earnestly that He would let you be a man or woman of integrity. Pray that God would use you to be an example to others of what integrity is all about. So, sana po ay maging example tayo at makita ng mga tao kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng integrity. Ito po ay makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Next is justice. Justice. PNP members shall strive constantly to respect the rights of others so that they can fulfill their duties and exercise their rights as human beings, parents, children, citizens, workers, leaders, or in other capacities, and to see to it that others do likewise. Justice. How do we uphold justice and human rights? Paano po natin ma-uphold po yung justice and human rights? Number one, respect the human rights of all citizens, regardless of age, gender,
place of residence, education, socioeconomic status, religion, or political affiliation. As the saying goes, justice is blind. It is impartial and objective. So, dapat po ay impartial and objective po ang justice sa ating pinapagpapag. Sa Leviticus chapter 19, verse 15, sabi niya, huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol. Huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng lupa. Niwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng mga pangyarihan, kundi hahatulan ninyo ng katwiran ang inyong kapwa. So, respect the human rights of all citizens. And then number two, be faithful to your duties as law enforcers. The PNP mission statement includes the phrase, enforce the law without fail or favor. In Psalm chapter 106, verse 3, blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness as at all times. So, pag tayo po ay pinapagpag po natin yung tamang justice, sabi niya, blessed are they that keep judgment. Sila ay papapalayan ng Panginoon at magiging maganda ang masaya sa kanilang buhay. Number five, humility. Number five is humility. PNP members shall recognize the fact that they are public servants and not the masters of the people, and toward this end, they should perform their duties without attracting attention or expecting the applause of others. How do you show humility as public servants? Paano po natin may papakita yung humility bilang mga lingkod ng bayan? Una, do not seek glory. Huwag daw po nating hanapin ang kapurihan. Huwag nating hanapin na tayo ay purihin ng iba. So you must be motivated by a heart to serve and aim to do a good deed as often as you can. Sa James chapter 4 verse 6, sabi niya, but he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Tinatanggihan po ng Diyos, inaayawan ng Diyos, yung mga taong mayayabang, mapagmalaki, palalo. Kundi, ang Panginoon ay tinatanggap niya o binibigyan niya ng biyaya yung mga taong mapagpakumbaba. So, do not seek glory. And then number two, how can you show your humility or how can we obtain humility? Look at what Jesus did. Tingnan po natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. In Philippians chapter 2 verse 5, sabi niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Kung ang Panginoong Jesus, po ay mapagpakumbaba, nakarapat lamang po na tayong kanyang mga nilikha ay matutong magpakumbaba. Tingnan po natin ang ginawa ng Panginoon Jesus. And then number three, remember the consequences of being proud. Ang pride sa puso ng bawat isa ay meron pong kabayaran. Sabi ng Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Yun daw pong mapagmayabang, mapagmataas, mapagmalaki, ay darating sa pagbagsak at pagkasira. Pero yung mapagpakumbaba ay tataas ng Diyos. James chapter 4 verse 6, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.
kung binasa natin kanina. Mas binibigyan ng biyaya ng Diyos yung mga tao na pagpakumura at tinatanggihan naman niya yung mga tao mapagmalaki, mayabang, mapagmataas. In Proverbs chapter 11 verse 2, Proverbs 11 verse 2, when pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. And also in Proverbs chapter 29 verse 23, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Yun daw kung pagmamalaki, pagmamayabang ay magdadala sa kanya sa ilawa. But honor shall uphold the humble in spirit. So kung anong gusto mo dyan? Yung mayabang, pagmayabang, pagmalaki, o gustuhin mo nang maging humble at pagdating ng araw, ikaw ay takas ng Diyos. Kesa naman sa mapagmalaki ka, pagdating ng araw, ikaw ay babagsak. Number 6, orderliness. Orderliness. BNP members shall follow ordinal procedures in accomplishing tasks assigned to them to minimize waste in the use of time, money, and effort. How do we practice orderliness at work? Paano daw po natin mapapractice yung orderliness sa ating mga trabaho? Una, obey instructions and follow standard operating procedures. Sumunod daw po sa mga instructions. Pangalawa, be good stewards and minimize waste of time, money, and effort in accomplishing the task. Paano po yun? Yung napag-usapan po natin sa swing, no? Pag meron tayo mga kailangan gawin, nililista po natin yung mga dapat po natin gawin. Kung pupunta ka sa palengke, marami kang bibilin, nililista mo yung mga bibilin mo. Okay? At kung ano yung una mong dagat nandun, doon ka muna sa lugar mo bago ka pumunta sa pinakaloob. Orderliness. This also includes creating and synchronizing schedules as a team. Halimbawa, may mga pupuntahan kayo. May pupuntahan si sir, may pupuntahan si ma'am. At imbis na dalawang sasakyan yung gagamitin nyo, tig-isa kayo, baka po pwede isa na lang. Diba? Synchronizing schedules as a team. Staying within approved budgets. Kung ano magkano ba yung budget niyo. And using material resources. Halimbawa, may mga utilities, new supplies, etc. So, using material resources wisely. Orderliness. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Sabi ng Panginoon, let all things be done decently and in order. And then lastly, pang pito is perseverance. Perseverance. Once a decision is made, PNP members shall take legitimate means to achieve the goal even in the face of internal or external difficulties and despite anything which might weaken their resolve in the course of time. Yun po yung perseverance para sa ating mga kapulisan. How do we persevere in life? How do we persevere in life? Hindi lamang po sa inyong mga trabaho, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. We should persevere. In Philippians chapter 3, verse 13 to 14, sabi ni Apostle Paul, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Paano po tayo, paano natin maisa sa katuparan o maabot yung ating goal through perseverance? Number one, do not live in the past. Do not live in the past. People who persevere
yung po mga tao na persevere ay nakaka-experience po sila ng mga problems and failures. May mga failures din po sila. Naparis po ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay nakakaranas ng mga problema, failures sa buhay. Persevering people, they try and fail. And sometimes, yung kanilang pagsubok, yung kanilang pagbaksak, yung kanilang pagkabigo, ay minsan ito'y kasalanan nila. Pero minsan, hindi. Pero ano pa man ang dahilan ng kanilang pagkabigo, they get over it. Ang ibig ko sabihin dito, we all make mistakes. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagkakasala. And we all have down times. We all fail sometimes. Nobody is fail-proof. Wala pong sino mang tao ang hindi nagkamali. But even if your failure was your fault, tandaan po natin that is not the end of the world. Hindi po yon ang katapusan ng mundo. So do not leave the past. Sabi po ni Apostle Paul sa verse 13, this one thing I do. Ito yung aking ginagawa. Ano yung kanyang ginagawa? He's reaching the goal. Pansinin po natin that he left the past behind him and he reached for the future. Sabi niya, ano yung kanyang ginagawa? Forgetting those things which are behind. So verse 13. Hindi niya na binabalik-balikan yung mga nangyari mo nakaraan. Sabi niya, I refuse to look behind me at my past. Hindi ko na babalikan yung mga kabiguan, yung sama ng loob, hindi ko na babalikan yung mga failures na yun. Pero sabi niya, forgetting those things which are behind. And the word forgetting means to cease to be affected by. Hindi ako magpapa-apekto doon sa aking nakaraan. Okay? So, do not live in the past. Number two, decide to keep moving on. Decide to keep moving on. Sabi ni Paul, reaching forth unto those things which are before. This one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. The Apostle Paul is doing his best to reach the goal. Ginagawa niya yung best niya para maabot niya yung kanyang goal. At the only way to move forward is to put the Lord in charge. So kinakailangan para maabot natin yung goal, napaka-importante na ilagay natin sa ang Diyos sa unahan. Hayaan natin siya ang gumalaw. To keep him there. Okay? Hayaan natin ang Diyos na manguna sa buhay natin. At sabi pa niya sa verse 14, I press toward the mark. The word mark refers to the goal that one has in view. Meron po tayong mark, meron po tayong goal. And we should be striving for that goal in our lives. Dapat pilitin natin, pagsumikapan natin, maging masigasig tayo sa pag-abot doon sa goal na yun na gusto nating abutin. God, help us to keep our eyes on the goal. And then, lastly, on perseverance, depend on God's strength. Kailangan natin umasa, magtiwala sa kakayanan ng Diyos. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Meron po tayong mga kahinaan, meron tayong mga bagay na hindi kayang gawin. Pero kung ibibigay natin ito sa Panginoon, at hahayaan natin na ang Panginoong Hesukristo ang manguna sa atin, magagawa natin ito.
magagawa, lamang po natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng tulong ng Panginoong Jesucristo. If we open ourselves up to God's strength, we can do any task He has set before us. Pwede po natin gawin. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. At ang tanging makakatulong lamang sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Tutulungan ka ng Panginoong Jesus kung siya ay nasa puso mo na. Magagawa mo lamang ang mga bagay na yan kung ikaw ay na kay Kristo na. So, itong ethical standards po na ito, ay hindi po natin ito kayang gawin. Morality, judicious use of authority, integrity, ano pa, justice, humility, orderliness, and perseverance, hindi po natin ito mapapanatili sa buhay natin, hindi po natin ito kayang gawin ng mag-isa kung wala ang tulong ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa John chapter 15 verse 1, verse 5, John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Kailangan po natin manatili sa Panginoong Jesucristo. Kailangan mo ba yung morality? Or yung immorality? Mapagmalaki ka ba? Magulo ba yung schedules mo sa buhay? Madali ka ba sumuko? Hindi ka ba makapagpatupad ng patas na batas? Kailangan mo, Panginoon. Salamat ang pwede magbago sa puso at buhay ng isang tao. Si tanging si Kristo na. Yan po ang ating lesson sa araw na ito about the police ethical standards. Tayo po yung manalangin. Nakilala ni Diyos na makapangyarihan, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po, Panginoon Diyos, ay yung ginamit upang abutin, Panginoon, yung mga kapulisan, bawat isang kapulisan, Panginoon, na hindi po nakakapakinig ng salita. Salamat, Panginoon, dahil meron po kami ganito na technology na pwedeng makarating sa mga sulok ng mundo nito. Nakita naman, dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat salita mo, Panginoon, na natanim sa puso ng bawat isa ay lumago at magbunga sa buhay ng bawat isang nakapakinig at sumusunod sa iyong salita. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang magpala. Ikaw din po, Panginoon Diyos, ang mag-ingat sa bawat lingkod mo, Panginoon, sa mga kapulisan ito. Ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila, at dalamin po namin, Panginoon, pagpalaan niyo po ang kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon Diyos, at binabalik po namin sa iyo, pinapatas na papulit po sa salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Tulad nga po ng sinabi ni Pastor, tanging ang Diyos lamang ang kailangan natin sa buhay. Maraming salamat din po sa ating mga ka-FB Live na way may napulot tayong mabuting aral sa tulong ni Pastor di Diyos. Stay tuned, mga ka-FB Live, at makikinig po tayo sa lecture ng ating panauhing tagapagsalita. Maraming salamat po.